Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Attorney Tanya Lat. Ako po ay isang abogado. May bahay po ng isang nagmamahal na asawa. At nandito po ako ngayong araw para makapanayam kayo, para ibahagi ang aking experience sa COVID-19. At siguro magbigay ng konting payo bilang abogado at bilang kaibigan na very concerned sa nangyayari ngayon, lalo na na nagpupumilit na ang gobyerno patungo sa forced vaccination. Siguro alam ninyo sa balita this past few weeks, especially this past week, may mga nagsalita mula sa gobyerno, nagsalita ang sekretarya ng DOLE, ang labor secretary natin na si Secretary Bello, nagsasabi na kailangan mabakunahan ang mga trabahador para makapagtrabaho. At kung hindi sila magpabakuna, ay pwede silang tanggalin sa trabaho. Sumagot naman si DOJ Secretary Guevara na nagsasabi na hindi tama ang sinabi ni Secretary Bello kasi wala namang batas na nagsasabi na kailangan ipilit ang pagbabakuna. Nagsalita si Secretary Liling Briones tungkol sa posibilidad na magbubukas ulit ang ating mga eskwelahan para makabalik ang mga bata sa paaralan. Nagbitaw siya ng salita na hindi naman daw pipilitin ang mga bata magpabakuna. Nagsalita naman ang CHED, ang chairman na si Chairman De Vera, na nagsasabi na ang CHED naman ay pinag-iisipan nila ang forced vaccination para maging isang requirement para makabalik ang mga estudyante sa eskwelahan. So, ako bilang isang abogado, ako'y nababahala sa ganitong mga usapin. Kasi kahit ako nakikita ko din sa mga kapwa-abogado na may mga taong naniniwala na ang pagbabakuna ang solusyon sa pagtatapos ng pandemyang ito. Ako po ay isang guro, nagtuturo po ako sa UP College of Law, nagtuturo din po ako sa Ateneo Law School, nagtuturo din po ako sa San Beda Graduate School of Law, at nagtuturo po ako ng ethics. Ethics po, connected po yun sa filosofiya. Pinag-aaralan namin kung paano gumawa ng tinatawag na moral decisions. Paano magpasya ayon sa konsyensya, ayon sa nakakarami para sa, you know, nakakabuti para sa nakararami. So, ang tingin ko bilang isang ethics teacher at isang abogado na ang issue ng forced vaccination ay isang moral issue. Ito ay issue na pumapasok sa ating pagkatao. Pumapasok ito sa mga basic issues regarding human rights, human dignity, and the right to choose ng mga tao. Very basic po sa human rights na ang lahat ng tao ay may malayang konsyensya, may malayang pag-iisip, at malayang kumilos habang ito ay nasa loob ng limits ng batas, kumbaga. Yung framework po natin, ang batas po ay nandyan para protektahan ang tao. Ang batas ay dapat nandyan para i-promote ang tinatawag na common good, ang nakabubuti para sa nakararaming mga tao. So, ngayon na tayo ay nasa loob ng pandemya, lahat tayo ay, ang buong mundo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, ay nasa, ano ba? In the clutches? Ano ba yun? Hawak. Ay, nasa hawak or nagigipit. Nagigipit tayo ngayon dahil sa COVID-19. Lahat ng tao ay nababahala. Lahat ng gobyerno ay naghahanap ng solusyon. Anong magandang gawin? Lockdown ba ang solusyon? Forced na mag-face mask ang mga tao? Forced vaccination ba ang ano? So, lahat tayo namang problema. Sa buong mundo, ito ay isang malaking problema. At ang issue ng vaccination ay isang posibleng solusyon, pero hindi lang yun ang nag-iisang solusyon. Ngayon, para sabihin ng gobyerno na ito lang ang solusyon sa COVID-19 ay nakakabahala. Kasi ang daming ibang paraan para tugunan ang issue ng COVID-19, para tugunan ang issue ng nawawalan ang mga tao ng trabaho, nagsasarado ang mga negosyo, hindi makabalik sa paaralan ang mga estudyante at sila ay nabubulok na lang sa bahay, na yung kanilang mga isip ay hindi nahuhulma. Hindi lang forced vaccination ang issue at hindi lang yun ang solusyon. So, nandito po ako ngayon para i-share po ang aking experience. Siguro serendipitous po, providential kumbaga, yung aming pagkikita po ni Tito Nick Perlas tungkol sa usaping ito. Kasi last month, nagka-COVID po kaming mag-asawa.
akala namin nung una ito ay trangkaso lamang. Unang nagkasakit ang aking asawa. At susunod na linggo ako po ay nagkasakit. Akala ko trangkaso, akala ko matinding ibang klaseng trangkaso kasi unang araw pa lang bagsak ang katawan ko. Bihira akong trangkasuhin. At kahit may sakit ako, kahit nilalagnat ako, ako'y naliligo, ako'y naghuhugas ng pinggan, nagtatrabaho. Bilang abogado po, mahirap po magsakit, bawal magsakit. Kasi ang daming trabaho kailangan tapusin. Ganun. Pero nung unang araw pa lang, nabagsak yung katawan ko, sabi ko, parang iba ito. Parang isipin ninyong cellphone na nawalan ng baterya. Talagang totally dead bat. Ang hirap po bumangon nung panahon na yun. Pero pinilit ko pa rin magtrabaho, pinilit kong gawin ang makakaya, nagka-lagnat, nagka-ubo, masakit yung lalamunan, nagka-sore throat. Pero nalaman ko na COVID ito nung nawala na ako ng panlasa at pangamoy. Nung panahon naman yon, yung asawa ko gumagaling na siya, medyo inuubo-ubo pa rin, pero nawala na yung lagnat, nawala na yung trangkaso, at nawalan yung sakit sa katawan, kumbaga, at akala niyang okay na siya. Pero nung nalaman kong nawala na ako ng panlasa at pang-amoy, sabi ko, COVID na to. So nagpa-testing kami, so Thursday yon, Sabado nagpa-testing kami at true enough positive kami. So yung second week ng aking pagkaka-COVID, yun yung pinakamatindi, pero napilit ko pa rin magtrabaho, nakapag-lecture pa ako at nag-klase pa ako nung araw na yon. Work from home, Zoom, so online. Pero obvious sa mga estudyante ko na hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero napilit ko, natapos ko yung aking mga obligasyon nung araw na iyon. Okay. Sa awa ng Diyos na itawid naming mag-asawa, hindi namin kinailangan ma-ospital. Bumili kami ng pulse oximeter, hindi naman bumagsak ang aming oxygen level. Sa awa ng Diyos, naglianhwa kami nung unang mga araw. Uminom ng bawang, yung hilaw na bawang, iniinom kasama ng pagkain. Umiinom ng pinakulong luyang dilaw, turmeric tea. Nag-steam inhalation kami, nag-gargle with salt water. Iniwasan mag-aircon at matulog ng nakatapat ang electric fan sa amin. In other words, ginawa namin yung lahat ng ginagawa ng mga tao, yung payo nila, kung ikaw ay tinatrangkaso at gusto mong hindi lumala. Fortunate kami na yung aming mga doctors ay naniniwala sa herbal medicine at sa power of simple nutrition. So, inabisuhan nila kami, sundan nyo lang yung protocols na ito, gagaling kayo. At gumaling nga kami. So, ngayon, hinihintay lang namin ang results ng aming ICLEA test, kung saan yung aming LGU nagbigay ng free testing to find out kung kami ay may antibodies. Ako po ay nag-negative na po sa RT-PCR test. Yung asawa ko po ay positive pa rin, kahit na magaling na siya. Okay? Sa totoo lang, galit po ang mga kapatid ko sa amin, kasi bakit daw lumabas kami ng bahay na hindi kami nag-test negative. Kumbaga para sa kanila, ang responsabling bagay na gawin ay una, magpabakuna. So galit na galit sila sa aming mag-ina, kasi ang aking parents din at ang aking youngest sister din ay ayaw magpabakuna. Ginagawa namin ay i-boost ang aming immune system. At sa ngayon, kami ay okay. My parents are immunocompromised. Okay, but they don't want to get the vaccine because they're also concerned about the vaccine. So, nagpapalakas sila ng resistensya. So, on that point, yun yung aming sagot dun sa pagpapabakuna. There is natural immunity provided by our bodies. And we can do that if we follow the right diet, if we eat well, if we avoid bad food, if we sleep, if we get enough sunlight, if we exercise, etc. At yun ay payo din ng aming mga doktor na naniniwala na pwedeng gumaling ang tao using simple foods, simple herbs that Mother Nature has given us. So yun yung una. Yung pangalawa, yung galit yung mga kapatid ko dahil irresponsible daw kami na bakit kami lumabas ng bahay nang hindi negative ang aming test results. So, siguro providential na nangyari ang lahat ng yon kasi napilitan ako mag-research. At ang nalaman ko, na-research ko, na hindi ang RT-PCR ang gold standard pagdating sa usapin ng ikaw ba ay nakakahawa. Nako-confuse ang mga tao na sinasabi nila, kapag ikaw ay positive, ikaw ay nakakahawa.
Pero kung pag-aaralan natin ang World Health Organization guidelines na inadopt ng ating DOH, kung pag-aaralan ang guidelines ng iba't-ibang mga health authorities around the world, ang sinasabi nila, ang determinative factor kung ikaw ay nakakahawa ay ang iyong sintomas. So kung ikaw ay inuubo, ikaw ay may runny nose, ikaw ay may body pain, ikaw ay may flu-like symptoms, ikaw ay malamang ay nakakahawa. Kaya may mandatory quarantine period na 14 days, well, 10 days including 3 days na dapat ikaw ay symptom-free, plus the day before, kasi day zero pala ang first day ng symptoms. Okay, so effectively 14 days dapat ikaw ay from the start of your symptoms at dapat ikaw ay clear. So kaming mag-asawa, kami ay nag-quarantine for more than 21 days. Ang 21 days ang period for moderate, severe, and critical COVID cases. Kami ay mild. Never kaming, kumbaga parang yung shortness of breath na sinasabi, never namin naramdaman ang shortness of breath. Never bumaba ang aming oxygen below 95. And so, for all intents and purposes, mild ang aming condition. The fact na nakapagtrabaho pa ako, na nakapag, nagawa namin yung mga kailangan namin gawin sa bahay, na hindi kinailangan magpatawag ng doktor or ambulansya, na-manage namin safely at home. So kaya nabahala kami, lalo na si husband, na nung nag-test kami, so October 2 kami unang nag-RT-PCR test positive. Nung nag-test kami ng October 18, so more than 14 days after the symptoms, and by then, super, mas magaling na talaga si hubby sa akin, siya ay nag-positive pa rin. Kahit wala nang simptoma. So anong ibig sabihin nun? Nung kinonta kami ng aming contact tracer, at sinabi namin, pinaliwanag namin yung sitwasyon. Kasi kinontak lang pala sila after the second test, pero hindi yung una. For some reason, yung laboratory hindi pinadala sa DOH. So magmumukhang ito yung first infection namin. So, syempre, na-concern kami kasi symptom-free na kami. Dapat hindi na kami i-quarantine further. So, nung pinaliwanag namin yung sitwasyon, sinabi ng contact tracer namin, ay ma'am, sobra-sobra pa pala yung inyong pagka-quarantine. Kasi ang bilangan talaga dyan ay ang simptomas. Tapos yung fact na kayo ay positive pa rin, baka yan ay tira lamang ng virus. Okay? Hindi ka nakakahawa dahil positive. The fact na kayo ay wala nang simptomas, ibig sabihin hindi na kayo nakakahawa. Isa din sa natutunan ko in the course of my research is that yung simptomas ang indication na kayo ay nakakahawa kasi yun yung paraan kung paanong kinakalat ng virus ang kanyang sarili. So ang pag-uubo, ang pag-hatching, cough and cold, ang flu, ang fever, indicative na active pa rin ang virus. So, isa po doon sa mga indications na kayo ay pagaling na is kapag nawala na yung inyong lagnat nang wala kayong iniinom na paracetamol, Biogesic o Tempra. So, natural nang kaya ng katawan ninyong labanan ang virus. So, usually, hindi na nakakahawa ang virus by day 9. That's why ang bilangan para sa quarantine ay 10 days para sa mild. So, ganun pala yun. So, at least nakahinga ako ng maluwag nung sinabi ng contact tracer na hindi na kayo nakakahawa, ma'am, at sobra-sobra pa yung inyong pag-iingat na hindi kayo lumabas ng bahay. So, from this experience, from my own family, nakikita na ang laking disinformation. Isa kong kapatid po ay physical therapist na supposedly well-read. Ang isa naman ay, she considers herself well-informed sa mga usaping ito. Pero yung simple experience na yun, nakikita na ang mga tao medyo nabili na yung ideya na kapag positive ka, ikaw ay nakakahawa. Na hindi mo kayang labanan ang virus kung hindi ka vaccinated. At vaccination ang sagot sa krisis na ito. So, siguro dahil sa experience na ito, ako ay naglakas loob magsalita sa inyo ngayong araw at ibahagi ang aking experience kasi ako ay nababahala na. May mga tao kasing nagpa-pressure. Kahit sa aming mga kapwa-abogado, may mga nagsasabi, irresponsable ka kung hindi ka magpabakuna. Kaya nung lumabas na yung forced vaccination na usapin sa issue ng edukasyon, kasi kahit kami sa College of Law, gusto na rin namin bumalik sa classroom, namimiss na namin yung mga estudyante namin. Okay. So pinag-uusapan na nila, i-require ba natin ang mga estudyante na ma-vaccinate? So,
tahimik lang ako bago ako nagka-COVID. Pero nung pagkatapos ng COVID, na-realize ko, may natural antibodies na ako. Diba? Kaya nga may ECLIA test para malaman kung ikaw ay meron ng mga natural immunity laban sa COVID. At nalaman ko rin na may mga studies around the world showing that the natural immunity from COVID, kung ikaw ay na-infect ng COVID at sa awan ng Diyos nabuhay, which is mostly 99% of the time, mas malakas ang iyong immunity kaysa kung ikaw ay nagpabakuna. So, dun pa lang, yung sinasabi ng gobyerno na bilangin lang ang vaccinated and unvaccinated, ang sagot ko dyan ay kulang ang bilang ninyo. Dapat binibilang nyo din yung mga taong nag-survive ng COVID. At malaking porsyento yun, di ba? We've had more than 2 million cases yata sa Pilipinas ng COVID. Binibilang dapat ang mga taong yan. Binibilang yan at dapat tinitest kung may antibodies sila. At kung may natural antibodies nga and chances are meron, dapat kasama sila sa bilang. Kasama sila dun sa mga taong dapat sabihin na meron ng immunity. If we work on the premise that vaccination creates immunity, isama din sa bilang ang mga nag-survive ng COVID na meron ng natural immunity. Now, pagdating sa usapin naman ng unvaccination, the refusal to get vaccinated, ang sinasabi nila, kung hindi ka bakunado, bababa ang chances na hindi ka magsusurvive ng COVID. Or tataas yung chances, right? Bababa yung chances na ikaw magsusurvive, tataas ang chances na hindi ka magsusurvive. Ang unang sagot ko dyan ay hindi kami bakunadong mag-asawa and nalampasan namin ang COVID. May mga kakilala din kaming hindi bakunado na nalampasan din ang COVID. At ang solusyon doon ay natural immunity. Again, good food, good diet, umiiwas dapat sa asukal, umiiwas dapat sa junk food, processed foods. Yung mga natural, kumbaga going back to nature, going back to how how mankind was meant to coexist with nature. So natural organic farming, natural na pataba sa lupa, hindi dapat sinispray ng pesticides o chemical ang pagkain. Wala kang dapat chemical additives. Lumabas po ang aking mga allergies. Alam ko na kung ang pagkain ay may magic sarap or merong MSG. Ang bilis po ng reaction, as in talagang lumalabas po kaagad sa balat ko. So, yung mga chemical na dinadagdag sa pagkain, whether it's sa pagsasaka o sa mga commercially available foods, yan ang pumapatay ng ating natural immunity. Ngayon, yung sinasabi nila, so mahina ng ating natural immunity, hindi tayo natutulog ng maayos, hindi tayo kumakain ng maayos, so talagang babagsak ang katawan natin. Diba? Tapos naka-lockdown tayo, hindi tayo maka-exercise, namumutla tayo dahil hindi tayo maarawan, di lalong humihina yung ating natural immunity. Diba? Tapos, usapin ng vaccination, unang-una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi ako anti-vaxxer, hindi ako anti-polio, hindi ako anti-measles vaccine, hindi ako anti-diphtheria vaccine. Ang daming kabutihan na naidulot ng mga vaccines na ito, o mga vaccines which have saved children's lives all over the world, hindi ako tutol dyan. At ang mga vaccine na ito, which have been around for a long time, went through clinical tests, went through very scientific, rigorous protocols over many years. So wala akong tutol sa ganyan. Pero nababahala ako sa mga bakuna na minamadali. Mga bakunang in response to this pandemic na nirarush, na hindi na ginagawa ang mga usual protocols, or hindi naghihintay ng significant period of time para alamin ko anong mga resulta. So, in many instances, maraming mga gamot, lumalabas lang ang mga side effects long after. Kumbaga, in the short term, mabuti sila, but in the long term, masama pala. At lumalabas na ngayon ang mga studies sa ibang bansa about the adverse effects of these vaccines. So the vaccines which have a particular technology na bago, yun yung medyo lumalabas yung mga issues like myocarditis, yung mga bata na mamatay. I've read several Facebook posts of people who've lost their children because nabakunahan, you know. At nababahala ako. Yung aming dalawang kapitbahay dun sa kung saan ako lumaki, yung aming subdivision. Yung isa naming kapitbahay died within 1 week of being vaccinated. Nag-develop daw siya ng leukemia. At nagulat yung asawa niya. Saan nang galing yung leukemia? Healthy siya. Pumapasok pa siya sa opisina. And this man was in his 80s. Nagtatrabaho pa siya, pinapaaral niya yung kanyang mga apo.
for all intents and purposes, very healthy siya. Pero within 1 week from that vaccine, namatay siya at na-shock. So, hindi COVID ang kinamatay, leukemia, pero saan nanggaling yung leukemia? Bakit biglang ganun yung nangyari? Yung isa din naming kapitbahay, again, another long-term, long-time neighbor, kasi siguro more than 30 years na kami dun sa aming kinalakihan. Yun din, in his late 70s, relatively healthy, would play tennis once a week, di ba? And for you to be playing tennis in your late 70s is an achievement, di ba? And healthy, for all intents and purposes, healthy ang taong ito. At sinabi nung kanyang asawa na yung asawa niya ay natanggap ang vaccine. Within a few days, tinarangkaso, kinailangan pumunta sa ospital. Within 2 weeks, patay na. At the time they brought him to the hospital was the last time they saw him. At yun yung masakit. So it was the symptoms developed within 1 week from the vaccination, and then by the next week, he had passed away. You know? So, dun pa lang sa experience na yun, you know, nag-iisip na ako, anong nangyari sa kanila? Bakit ganun? At yung tanong ng mga pamilya nila, ang mga mahal nila sa buhay is, kung hindi sila nagpabakuna, buhay pa kaya sila? You know? Of course, speculative yun, hindi natin alam. Pero malaki ang posibilidad na kung hindi nagkaroon ng ganitong klaseng intervention, baka kasama pa sila, nandito pa sila. You know? So, and that's just two people. And I understand from Tito Nick na marami sa inyo na nakakapanood ng video na ito na kayo ay nakaranas ng ganito. Either kayo mismo o mga mahal ninyo sa buhay ay either nagkasakit or yumao dahil sa mga bakunang ito. At yung masakit dito ay mukhang hindi nakakalabas ang balitang ito sa publiko. Hindi alam ng gobyerno. Hindi alam ng ating mga mambabatas, hindi alam ng ating mga guro, hindi alam ng mga taong nasa gobyerno na magpapasya kung anong makakabuti para sa ating kinabukasan. Mukhang hindi ito pinag-uusapan ng ating mga kandidato sa eleksyon. So, kailangan nating buksan ang usaping ito. Kaya nandito po ako para magbigay siguro ng konting payo tungkol sa pagbabahagi na inyong mga kwento. Okay. So, bilang abogado, siguro alam na ninyo ang tinatawag na affidavit. So, ang affidavit o sinumpaang salaysay, essentially ay ito ay kwento. Isang kwento tungkol sa isang pangyayari na idinudulog na ninyo sa isang decision maker o sa isang korte. Siguro meron sa inyo mga nawalan ng lisensya. Diba? Kayo ay nag-file ng affidavit of loss. Diba? Or kayo ay kinailangan klaruhin yung pangalan ninyo kasi iba yung pangalan ninyo dun sa birth certificate, diba? So kayo ay nag-execute ng affidavit na ang parehong taong ito ay iisang tao, parehong tao. So, wag po kayong matakot sa sinasabing affidavit kasi ang affidavit ay essentially kwento lamang, nagkukwento kayo. So, anong kinalaman po nito dito sa ating usapin ng COVID-19? Yung mga issue na mga naranasan ninyo sa vaccination or dito sa mga sa COVID-19 experience or kung halimbawa pinipilit kayo ng inyong LGU na magpabakuna na laban sa inyong you know, kalooban, dapat maikwento yan. Dapat maikwento. Kasi sa totoo lang, ang dali-daling sabihin ng mga tao, fake news yan, misinformation yan, o haka-haka hearsay. Ang sinasabing hearsay ay hindi ikaw ang tunay na nakakaalam ng impormasyon na yan. Chismis lang yan. Diba? So, ang gusto nating gawin ay ilabas na natin ang mga kwento nating lahat para hindi pwedeng sabihin na lang ng tao basta-basta na ay chismis lang yan. Hindi totoo yan. At ang para nito ay igaguide ko po kayo kung paano isulat ang inyong mga affidavit. Okay? Hindi po ito mahirap. Huwag po kayong matakot na kailangan naka-Ingles, di ba? Huwag kayong matakot na kailangan abogado ang magsulat. Okay? Second step na po yan. Ipinaliwanag ko kay Tito Nick na pwedeng ang mga abogado na po ang maglilinis siguro. Di ba? Aayusin siguro yung inyong mga sinulat para pwedeng ipanotaryo. Pero ang unang magsusulat dapat yan ay kayo. Kayo ang magkukwento. Ngayon, ang pagkukwento ay maaaring gawin sa dalawang paraan. Pwede niyong ikwento ng tulad ng ganito. Kumuha kayo ng cellphone at mag-record kayo ng video. Yan ang isang paraan. At yung pangalawang paraan ay pwede ninyong isulat.
pwede po niyong isulat kamay, diba? At ipapabasa po natin sa abogado. Pero ang importante ay ang inyong mga boses ay dapat marinig. Kumbaga, hindi pwedeng kami ang magkwento para sa inyo. Kami ang pwedeng magdala ng mga kwento ninyo sa mga kinauukulan, sa mga senators, sa mga congressmen, sa ating mga election candidates, diba? Sa mga head ng DepEd, sa DOLE, sa DOJ. Okay? Pero kayo ang dapat magkwento. Para sa mga nakakaalala ng pelikulang Erin Brockovich, diba, yung Erin Brockovich, ito po ay isang tunay na kwento na nangyari sa United States na meron isang isang buong bayan na nalason kasi nagtatapon ng chemical, yung isang chemical company, at yung mga chemical na yun ay napunta sa kanilang water supply. So nagulat na lang yung mga tao na bakit ganun, nagkaka-cancer, ang daming nagkaka-cancer, bigla. At yung mga nagkaka-cancer ay galing doon sa town na yun, sa bayan na yun. So, merong nagmungkahe na baka dapat kasuhan natin ang kumpanyang ito para doon sa paglalaso na ginawa nila. Pero paano natin kakasuhan? Kailangan natin magkalap ng ebidensya. So, si Erin Brockovich, at kaya siya sumikat, kaya gumawa ng pelikula tungkol sa buhay niya, kasi ginawa niyang isa-isahin, pinuntahan niya isa-isa yung mga taong bayan sa lugar na yon, at ginawa niya ng affidavit. So, ang realidad dito, ang hirap makahanap ng Erin Brockovich, ang hirap makahanap ng mga abogado, sa totoo lang, alam ko po ito kasi po, ako po ay lumibot po ng Pilipinas 2 years ago, at ang isang malaking problema ay ang kakulangan ng mga abogado. Abogadong may oras, abogadong may malasakit, abogadong magbibigay ng atensyon sa mga ganito. Habang ang dami pang ibang kailangang asikasuhin o maraming mga kliyenteng kailangan tutukan. Okay. So ang gagawin natin, tayo po ay mag-aabogado para sa ating sarili. Pag sinabi ko po yon, ibig sabihin ay tayo po ay kikilos sa kaya nating ikilos bilang mga mamamayan. Okay. At ang pinaka pwede niyong gawin sa ngayon ay i-execute ninyo ang inyong mga affidavit. Okay. Ikwento ninyo, whether through video or isulat ninyo ang inyong mga kwento. At pag nasulat na ninyo yun, na-record na ninyo, doon pupunta tayo sa susunod na hakbang na ikakalap na natin yon, isasama na natin lahat, at iisipin natin kung saan dadalhin ang inyong ebidensya. Ang ating goal, at least ito ang aking goal, ay imulat natin ang kamalayan ng ating mga kababayan. Ang hinihingi lang naman talaga natin dito ay freedom of choice. Okay? Kung may mga taong gustong magpabakuna, bigyan sila ng karapatang piliin yon. Kumbaga, hindi dapat ipilit yon sa atin. At yun ang essence of human rights, di ba? The right to choose, di ba? Bakit yung sapilitang pagkukulong? Bakit ang rape? Bakit ang intimidation? Bakit lahat yun ay labag sa human rights? Kasi yun ay lumalabag sa personal na choice ng bawat tao, di ba? Kung ako ay makikipagtalik sa tao, dapat choice ko yun. At kung pinilit akong makipagtalik sa isang tao na hindi ko gusto, yun ay tinatawag na rape, di ba? Ang forced vaccination, in a way, can be viewed as rape. Diba? Hearing yung mga kwento ng mga taong tulad ninyo na namatayan you know, dahil sa vaccination, diba? Bakit ako papayag na maturukan ng isang bagay na baka maging dahilan ng aking pagkasakit o pagkamatay? Yun ay isang napaka-basic na human right. Diba? Hindi dapat pilitin ng tao na tanggapin ang isang bagay na baka maging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang right to life. Hindi dapat payagan din ang isang patakaran na pinipilit ang isang taong tanggapin ang isang bagay na magiging dahilan kung bakit siya ay mababaldado o magkakaroon ng sakit. Simple lang naman po ang tanong. Kung pinilit sa atin ang vaccination at may mangyari sa atin, sino ang mananagot? Sino ang magbabayad? Napakasimple ho, di ba? Kung halimbawa, magka-heart disease ako dahil ako ay nagpa-vaccinate ng hindi sinabi sa akin na ito pala'y isang side effect, at ako ay magkaroon ng long-standing heart disease na kailangan ko mag-maintenance medicine or kailangan kong ma-hospital na for the rest of my life, sino ang magbabayad nun? Gobyerno ba?
yung PhilHealth funds nga, hindi nila ma-account eh. Ang daming ninakaw na sa PhilHealth. Ang simpleng PhilHealth claims, hindi mabayaran. Paano pa kaya ang mga ganitong mga incidences because of vaccination? At kung sinasabi nilang, oh, gobyerno ang magbabayad, ipakita muna nila na ang gobyerno magbabayad. Hindi tayo papayag ngayon pa lang kasi walang ganong kasiguruhan. At sa totoo lang, dun sa current na law tungkol sa COVID-19 vaccination, meron isang provision doon na nagsasabi na walang liability ang mga pharmaceuticals, walang liability ang mga magtuturok para sa anumang mangyari sa naturukan. Anong ibig sabihin nun? Kanya-kanya na tayo. Diba? Kung ako ay magka-heart disease, kung ako ay magka-heart attack, ma-stroke o anuman, kung magkaroon ako ng long-standing medical issues dahil sa pagkaturok, walang responsable. Paano na tayo pag ganun? So yun ang main issue para sa akin. Okay. Again, hindi ako anti-vaccination, pero ang naniniwala ako na ang mga tao, kung sila ay magpapaturok, dapat with full knowledge of the consequences. Kumbaga informed consent. Kumbaga kung kayo ay nagpapakasal, 'di ba? Kung kayo ay minor, kung kayo ay between 18 to 21, 'di ba? Kailangan niyo ng parental consent. Kailangan ng consent ng inyong magulang na kayo ay magpapakasal. Diba? So paano pa kaya sa mga bagay na makakaapekto ng buhay nyo? Makakaapekto ng inyong kalusugan? Makakaapekto ng inyong day-to-day living? Diba? Dapat talagang may freedom to choose. Okay. Ang tingin ko, ang dahilan siguro kaya marami sa ating mga kasama kong mga abogado, yung mga ating policymakers, ang ating mga kandidato na naniniwala sa vaccination, ay siguro kasi hindi pa nila nakikita ang buong kwento. Siguro ang nakikita lamang nila ay ang mga success stories, yung mga tinatawag na nag-survive dahil nagka-breakthrough infection at dahil sila ay nabakunahan, sila ay nag-survive. Hindi yata nila alam pa yung mga kwento ng mga taong tulad nyo na naapektuhan adversely ng vaccines. May vaccine adverse reaction report dapat na kinakalap ang Department of Health. Pinapublish ba ang results ng report na yun? Alam ba? Kasi kung ikaw ay binigyan ng choice, di ba? A choice that could alter the rest of your life. Hindi ba gugustuhin ninyong malaman lahat? Sa simpleng bagay ng pagpapakasal, hindi ba gusto ninyong alamin yung pagkataon ng inyong makakasama sa habang buhay? Di ba? Gugusto nyo bang malaman na lamang pagkasal na kayo na ang taong palang ito ay manginginom or grabbing violenting tao? Di ba? Hindi, di ba? Gusto ninyong malaman agad. Hindi ba kapag kayo ay pinrescribe ng gamot ng inyong doktor, di ba? Hindi ba tinatanong ninyo sa doktor ninyo na, Dok, anong mangyayari sa akin? Magkano ang magiging epekto ng gamot na ito? May side effects po ba ito? Wala bang ibang alternatibo? Di ba? Yun ang mga normal na tinatanong at dapat tinatanong ninyo sa mga doktor ninyo. At sa mga siyentipikong nagbibigay ng mga ganitong klaseng lunas sa atin. So ang hinihingi natin, at least ang hinihingi ko sa gobyerno, ay panatilihin ang freedom of choice na yun. Bigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataong mamili kung sila ay magpapabakuna or kung sila ay hindi magpapabakuna. Dapat magkaroon ng full information about the effects, side effects, and adverse effects ng vaccines. Hindi dapat itago mula sa publiko ang tunay na katotohanan. So dapat ang mga kwento natin lumabas para mapag-usapan. Kasi kung nangyari ito sa inyo, posibleng nangyari din ito sa marami pang ibang tao. Lumalabas na ang mga ganitong mga kwento sa ibang bansa, panahon na para ilabas na rin natin dito sa Pilipinas ang mga kwento ng mga Pilipinong naapektuhan ng bakuna. At ang isang pwede natin gawing proactive is ipaalam sa gobyerno, ipaalam sa ating mga mambabatas, sa ating mga kandidato at sa mga tao sa gobyerno na gusto nating panatilihin ang kalayaan nating mamili. The freedom to choose. And the fact na pinipilit tayo gawin ang vaccines is a human rights issue. Ito'y usaping human rights at hindi pwedeng ihiwalay yon. It's true that we have the right to life, we have the right to health, but it should be a common choice given to everyone. Kumbaga,
gusto nating lahat ng tao ay healthy, gusto natin malampasan ang COVID, pero dapat in a way that respects human rights, that respects human dignity, and respects everyone's right to choose what is best for him or herself. Ipagpatuloy pa rin natin ang mga good health practices, ang mga social distancing, pagsusot ng face mask, ang mga protocol. Bigyan natin ng alternatives ang mga tao through healthy nutrition to boost their immune systems. At i-educate natin ang mga tao tungkol sa tunay na nangyayari dito sa mga vaccines. In the end, I think we all want what's best for the Filipino people. We all want to go back to normal. We all want to have our jobs restored. We all want to have our lives restored, our schools reopened. We want to be able to, you know, mayakap ang isa't isa, magkita-kita ngayong Pasko. Diba? Pero hindi, wag natin tanggapin na ang vaccination lamang ang sagot. Marami pang ibang mga solusyon. Wag tayong maniwala na ito lang ang solusyon. Maraming iba pang pwedeng i-explore, marami pang pwedeng gawin. Pero malalaman lang natin yun kung lumitaw ang lahat ng mga kwento. Hindi lang pwedeng iisang grupo lang ng tao ang nagsasalita. Dapat lahat ng tao bigyan ng pagkakataong magsalita, i-share ang kanilang experiences, i-share ang kanilang mga success stories. Maraming doktor around the world successfully treating COVID without yung mga expensive medicines, using natural remedies. Palitawin yan. Marami tayong mga kababayan na mahihirap, hindi kayang ma-afford ang remdesivir. Natatakot magka-COVID kasi ibig sabihin baon ka na sa utang for the rest of your life. Pero maraming mga solusyon na mura, na affordable, epektibo. Dapat lumabas po iyon. So, napahaba po ang aking kwento at nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig. Pero kasama ko po kayo, gusto ko pong i-assure kayo na kung ilabas po natin ang mga kwento natin, mas marami pa ang tutugon. At marami po tayo na nananalig na hindi forced vaccination, hindi vaccination lamang ang sagot. At kung lalabas po tayong lahat, mag-uusap-usap po tayo, baka makahanap tayo ng solusyon para sa isang mas mabuting response sa pandemya, mas mabuting solusyon, at isang mas makatao at epektibong paraan para makalabas na sa gipit ng COVID-19 pandemic. Maraming salamat po. I wish you all God bless, good day, and please stay healthy.